Hi mga ka-OneSky! Silipin natin ang magandang features ng HT132 sliding door. So ito mga ka-OneSky, ang HT132 sliding door. So looks premium talaga siya from the outside. And siguradong premium din ang mga materials at parts nito. This is a heavy duty profile na pwedeng gamitin sa mga higher structural load gaya ng hotel, hospital, school, at sa mga higher residential. Unahin natin yung sill or yung bottom tracks. Kung makikita nyo, meron siyang 3 tracks. Dalawa para sa glass panel at isa para sa screen panel. Pero depende sa requirements nyo kung 2 tracks or 3 tracks. Ito namang perimeter o yung frame niya ay may stylish cover. Itong kulay black na hindi nyo makikita sa ibang profile. Next is yung glass panel. So simple lang yung design niya, makapal, may EPDM rubber. Pero pagdating dito sa center glass panel, meron siyang unique design at stylish cover. So looks premium talaga ang design nito. Yung screen panel niya ay same lang ng unang glass panel. So makapal, may EPDM rubber. Meron siyang hard mesh screen na naka-install. So napakatibay nito kumpara sa ordinary na screen mesh. Yung glass naman na naka-install dito is IGU or double glaze. Pero kung ordinary glass or tempered glass ang gagamitin, ang ideal na thickness para sa glass na ito ay 10mm. Pero pwede siya from 6mm to 10mm. Meron siyang multi-lock and also the premium handle. Ang ganda ng handle na ito dahil makapal at matibay talaga. Pagdating naman sa height, pwede siya up to 3 meters. Pero depende sa specification o yung requirements na haba. Ito naman yung mga internal accessories na ginagamit natin sa HT132. Meron tayong ditong 4 rollers. So meron tayong black and sky blue. And the 2 rollers. Itong 4 rollers ginagamit natin sa glass panel. Ito namang 2 rollers sa screen panel. Pero depende, pwede mo rin gamitin itong 2 rollers kung maliit lang yung sliding door mo or kung sliding window yung paggagamitan mo. Ito naman yung panel rubber o yung EPDM rubber. Ito yung nasa dulo ng mga panel. Panel center lock. Plastic guide. Then ito naman yung rubber stopper. Naglalagay tayo ng rubber stopper para pigilan yung glass panel para hindi siya tumama dun sa handle. Ito yung plastic rod or yung plastic cork. Ginagamit to sa screen panel. Ito yung nagpapahigpit dun sa hard mesh screen. So ito naman yung plastic clip. Ito yung nakakabit dun sa panel frame, kaya nagkaroon siya ng unique design. So itong bracket na maliit na to, ito yung panel center bracket. Then itong malaki, the frame corner bracket. So ito yung nakakabit sa corner ng panel, ito naman sa corner ng frame. At panghuli ay ang lock with key and thumb turn. So ito siya. Ayan. So pag nasa loob ko ng bahay, ito yung pag-lock mo. Ito yung thumb turn. And ito naman sa labas yung may susian. So syempre dahil sliding door siya, possibly, gagamitin mo to as a main door. That's why kailangan mo ng lock with key for safety and security. So yun mga ka-OneSky, ang HT132 sliding door. Kung may mga katanungan kayo, just leave a comment at huwag kalimutang i-like and share ang aming Facebook page.
So tandaan, basta aluminum, one sky.